Nagmisto lang political event ang pagdiriwang ng ika-anim na pung kaarawan ni House Speaker Pantaleon Alvarez sa Tagum City Hall kagabi. Dinaluhan ito ni Pangulong Duterte at ilang miyembro ng gabinete. Dumating din si Senate President Coco Pimentel, na bagamat kapartido ni Alvarez ay nakakasagutan nito sa iba't ibang issue. Naroon din sina Chinese Ambassador Zhao Jianhua at Russian Ambassador Igor Kovaevs, House Majority Leader Rodolfo Fariñas at Deputy Speaker Gwendolyn Garcia. Ayon sa source ng GMA News na dumalo sa selebrasyon, nagpunta ang karamihan sa mga kongresista dahil sa takot daw na hindi mabigyan ng budget para sa kanilang distrito. Show of force din daw ito para sa mga kalaban ni Alvarez. Ayon kay Presidential Spokesperson Harry Roque, walang pinag-usapang politika sa selebrasyon. Wala naman po. It was a very casual, laid-back affair. We arrived at around 7 and I believe the President left shortly after or shortly before 11. Pero sa talumpati ng Pangulo sa party, muli siyang nagbabala sa mga opisyal ng gobyerno tungkol sa pagbiyahe sa ibang bansa. I signed an executive order banning travel. Be sure to give me well ahead in time your itinerary and give me a synopsis or just a short memo of what you intend to do, what is it all about. Kadikit daw ng utos na ito ang kampanya kontra katiwalian. I'm forced to have traveled more than 12 years. You have to go. Hindi lang ako believe dyan sa most of the time na doon ka sa. Karamihan na dumaan sa akin, almost every conference regarding climate change, kung sino-sino ang kuwang, everybody wants to attend. Pagkalabas lang ng isa, ito na yung sa sumusundot. Ilang opisyal na ang sinibak ng Pangulo dahil sa dami ng biyahe abroad. Mula rito sa Davao City, Victoria Tulad Nakatutok, 24 Oras.